Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for October 23. Aries, reflection. And see all aspects of yourself through reflection of the one who mirrors your hidden self. Aries, ang napipick up ko dito, kailangan ninyong mag-reflect. Kailangan ninyong mag-spend ng time para makapag-contemplate, no? There are so many things siguro dito na kailangan ninyong ma-discover within yourself. There are many guidance din siguro, intuitive messages din, no? Na kailangan ninyong ma-access sa ngayon to help your situation dito, no? Whatever that is situation. Choice, ayan. So by staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. So ayan, so maybe kailangan nyo talaga dito mag-reflect in order for you to gain clarity, no? To gain mental clarity at saka mapagaan ang inyong dibdib, kasi maaring nahihirapan ang iba sa inyo dito mag-desisyon, Aries, no? May nahaharap kayo sa maraming choices siguro, and you need to quiet your mind, mag-reflect kayo nang sa gayon ma-discover ninyo or mahanap ninyo kung ano ang dapat na gawin ninyo or aling path ang dapat ninyong tahakin, which choice is best for you sa ngayon, ano? Maari kasi na marami kayong iniisip, marami kayong ginagawa, lagi sigurong busy ang isip ninyo, lagi may ginagawa ang katawan ninyo, kaya hindi ninyo mapakinggan ang bulong ng iyong intuition sa ngayon. That's why it's really important for you to contemplate and to reflect and to step back a little from what you are normally doing, no? Para marinig nyo lang, malaman nyo lang kung ano ang gabay ng Panginoon sa inyo, no? So you will come up with the right choice. Ayan, strength, you are being guided by the cosmos. Stay strong, positive outcome is assured. Ayan, so you have nothing to worry about, Aries, no? Huwag kayong mataranta, huwag kayong mag-alala, no? Huwag kayong mag-alala. Focus lang kayo. Tama yan, naiisip ninyo na mag-reflect kayo, mag-contemplate muna kayo, mag-step back muna kayo sa normal ninyong ginagawa, no? Sa mga pinagkakabisihan ninyo. At ano, pakinggan ninyo ang inyong inner voice, okay? Dahil yan talaga ang makakatulong sa inyo. May gabay kayo, sinasabi dito na you're being guided by the cosmos. So the divine universe, your spirit realm, no? The spirit realm is sending you gabay para tulungan ka kung ano ang nararapat mong gawin dito, ano ang dapat mong piliin, no? So you have nothing to worry about, all is well, positive outcome is assured, yun ang sinasabi sa inyo. Kaya wala kayong dapat ipag-alala, kalma lang kayo, kalma lang, gawin ninyo ang nararapat ninyong gawin. Tulad ngayon, kailangan ninyo mag-reflect, do it, no? Aries, fruition, rest assured, your dreams and visions will come to fruition. See, you really have nothing to worry about. Even yung mga plans ninyo, yung mga pangarap ninyo, yung heart's desires ninyo, no? There is a promise for you, there is a guarantee na it will come to fruition. Mangyayari at mangyayari kung anong gusto ninyong mangyari sa future ninyo. Specifically, kung ano yung pangarap ninyo, no? It will come to fruition. Diba? Sinasabi dito na your vision and dreams will come to fruition. Which is, don't know kung kailan exactly yan mangyayari or dadating, but no, there is an assurance sa you, Aries, na it will definitely come to fruition. Kaya continue on with what you're doing. Ang napakahalaga dito, lagi kayong sumusunod, lagi kayong nakikinig sa iyong intuition so that you will always be on the right track. Okay? Evolve, the cosmic potential flows through you. Ayan, there are so many things dito, no, na parang pinapadalhan kayo ng mga opportunities, possibilities, no, in support doon sa inyong soul's growth, in support doon sa kung ano man ang pangarap ninyo, ano man ang gusto ninyong ma-achieve sa buhay, ma-accomplish, you know, you are being sent support, no, through people siguro, through resources,
through opportunities and possibilities to help you evolve, no, to help you grow, no, as a person. So we have boundaries, put a ring around yourself and your energies. Ayan. So napakahalaga din na panawagan ito para sa inyo. Napakagandang panawagan na lagyan ninyo, no, mag-set kayo ng healthy personal boundaries, no, sa sarili ninyo, nang sa gayon din, no, na respect will come to you, no, matututunan din ng ibang tao dito ang respetuhin ka, bigyan ka kung ano lang ang para sa iyo, kung ano ang nararapat sa iyo, kung ano ang deserve mo, yun lang din ang makukuha mo, 'di ba? Kasi maybe sa sobrang kabaitan ninyo, Aries, sa sobrang mapagbigay ninyo, mapagmahal, maring ang iba sa inyo na aabuso na din ng ibang tao. Kaya ngayon din, ano, it is about time na mag-set ka na ng boundaries so that you will also be able to teach or discipline, di ba, other people around you, na matuto din silang magrespeto ng ibang tao, lalo na sa'yo, no? Na malaman na din nila kung hanggang saan lang din ang limitation nila. So take charge. Don't wait for the stars to align. Reach up and rearrange them the way you want it. Ayan. So taking charge and taking action is what is important sa'yo ngayon. Hindi lang tayo nagdadasal, na humihingi lang tayo ng tulong sa Panginoon na God, please help me, na ano, na mangyari ang ganito, na dumating sa akin ang ganito. We are not just doing that. When we are praying for help, we also have to do our part, no? Yun ang sinasabi dito. Oo, magdadasal tayo, hihingi tayo ng tulong sa Panginoon, but we should also help ourselves, diba? Diba nga, may kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, 'di ba? So bibigyan tayo ng guidance ng divine universe, bibigyan tayo ng gabay, bibigyan tayo ng lead, no, and we are the one going to execute dito sa physical realm, dito sa earthly realm, no? So alalahanin natin na we are co-creating our reality with God, 'di ba? Kaya nga nasa tao, nasa sa atin ang paggawa, ang pag-execute ng kung anuman ang binibigay na gabay ng Panginoon sa atin. God is leading us to the path where we need to go, where we need to be. So, it is important for us to do our part, na pakinggan kung ano ang gabay niya, nang sa gayon makarating tayo doon sa pupuntahan natin. Maka mangyari kung ano man ang gusto natin mangyari, provided that it is part of the divine plan, no? So, take charge sa ngayon. Gawin na natin ang magagawa natin, no? According to the divine plan. We have breakthrough. For a star to be born, it must first collapse. This is not your destruction, this is your birth. And so a breakthrough is coming in, no? There is going to be something coming in dito na magbabago, no? This is going to create a beautiful change sa buhay ninyo. Maaring ito na yun yung hinihintay ninyong pagkakataon, ano? A new beginning is about to start dito sa buhay ninyo. Maaring yung choice na to, no? Yung bagong pinto na to ang bubuksan ninyo sa ngayon, no? And that is going to create a beautiful change, a beautiful situation sa buhay ninyo from your own area. So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for October 23rd. Paunang mensahe ni Leo, eternity. Wow! Give yourself permission to slow down. Ayan. You have all the time. No, you have all the time to do or to make things happen for you. So ngayon, parang
mag-ano ka muna, no? Mag-slow down ka muna, take your time ngayon, at hindi mo kailangang mag-rush. You don't have to do everything at the same time ngayon. Dahil baka mas ma-stress ka, mas maubusan ka ng lakas, ma-deplete ang iyong energy, and hindi mo na tuloy maipagpatuloy, no? Kaya slow down muna. May tamang pagkakataon, may tamang panahon para sa lahat. Diba, Leo? Yun ang napipick up ko dito for some of you that you need to remember. Navigate and beacons of light in the night sky are there to guide you. See? Basta makinig lang kayo lagi sa gabay ng divine universe, you know? And you will know kung ano nang kailangan ninyong gawin, how fast you're going to do it, how slow you should do things. Diba? May panahon sa bawat bagay. May tamang pagkakataon para sa lahat. Yun ang napipick up ko dito. Kaya napakahalaga din na lagi ninyong papakinggan ang divine guidance sa inyo, intuitive messages na pinapadala sa inyo ng divine universe, so that you will always be on the right track, no? You will always tread the right direction. So dream, wish upon a star. Napakaganda. You are given the opportunity ngayon, Leo, to dream, no? Na mag-wish kayo. Wish upon a star. Wish upon a star. So, yun, mag-ano kayo? Mag-isip kayo. Ano nga ba talaga ang gusto ninyong mangyari sa inyong 3D reality? What do you want to experience in life, no? Sa ngayon. And mag-wish kayo sa star ngayon, no? Mag-wish kayo dahil ito na yung pagkakataon na binibigay sa inyo na magsabi kayo na kung ano ang gusto ninyo, what your heart desires talaga is. Because maaring ano to, no? Maaring Dio ang mensahe na to. This is also a message for you na ang wish fulfillment energy is in your horizon sa ngayon. So be careful with what you wish for sa ngayon, because maaring yan ay mag-come to fruition agad-agad. We never know. But yun lang napipick up ko dito, no, Leo? The moon, and take time to reflect. Ayan, wish upon a star, take time to reflect. Napakaganda. So, maaaring yung time na to na pag-reflect ninyo, na imbitasyon para sa inyo para gawin ninyo ito sa ngayon, maybe that is related to this, no? Kasi maaaring meron kayong mga kailangang gawin dito na hindi mo kailangang magmadali, because, you know, maaring kailangan mong pag-ingatan ang sitwasyon na yan. Kailangan mong kalmado lang ang approach. Maaring ganon. And maybe, you know, there are divine guidance downloads na pinapadala sa inyo in order to guide you on how you're going to navigate your situation sa ngayon. Lalong-lalo na itong advice sa inyo, no? So, maaring may mga iba pang impormasyon na dapat kayong malaman, different insights and ideas na dapat ninyong malaman, at makukuha nyo lang yan through reflection, through pagmumuni-muni, no? Kasi maaring busy talaga kayo at hindi ninyo na pipick up kung ano man ang mga gabay para sa inyo. That's why you need to reflect, you need to put yourself on solitude ng sa gayon, doon ninyo makuha, no? Doon maririnig nyo na kung ano talaga yung gabay para sa inyo ng Divine Universe that can help you navigate your situation at this time. Okay? Intuition, ayan. So, see, marami talagang gabay na pinapadala sa inyo. May mga downloads dito, Leo, definitely. Maraming downloads ang pinapadala sa inyo dito. Kaya iniimbitahan din kayo dito na magpakinggan ninyo, listen and trust and follow what your intuition is telling you, because nandito, pinapadala sa inyo ng Panginoon kung ano ang dapat ninyong gawin. So, susundin nyo na lang siya. Papakinggan ninyo at susundin nyo na lang, and you can be sure na you will be on the right track, no? Earth guide, your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. Napakaganda, napakasimple, no? But you know what? You are going to, ano, to touch many people's lives dito. Siguro, Leo, in the past, na maaring meron nang nakapagsabi sa inyo na you are an earth angel, no? Kasi maaring may mga
may mga tinutulungan na din kayo, may mga tinulungan na din kayong mga tao sa inyong maliit na pamamaraan in the past, and maybe someone have said thank you because you are my angel, you are my earth angel. No, Leo, ganun kayo. Maaring yan ang mission ninyo sa buhay ngayon, Leo, no? So we have a choice. Ayan, by staying conscious in your thoughts, you guide your journey in direction of choice. Ayan, so maybe, ito na yon, nahaharap kayo dito sa importanteng choice sa buhay ninyo. Kaya napakahalaga talaga, napapakinggan ninyo, susundin ninyo kung ano ang bulong ng iyong intuition. Because yung mga mensaheng dumadating sa inyo through your intuition, that is a direct message from the divine, Leo. Kaya napakahalaga talaga na lagi tayong nakikinig dyan at sinusunod natin yan. Dahil yan ang magdadala sa atin sa tamang daan, sa tamang sitwasyon, no? Sa mga tamang tao na dapat nakakausapin natin, no, or lalapitan natin. So whatever the case, no? Magnificence, and you are amazing, you are magnificent and unique, but most importantly, you are enough. Kaya wala kayong dapat na pagdudahan sa inyong sarili. Hindi ninyo kailangan pagdudahan ang inyong mga kakayanan, no? Isipin nyo na lang to. This is the spirit speaking to you. You are amazing, you are magnificent, you are unique. You are good enough. Huwag ninyong isipin na may kulang sa inyo. Huwag ninyong isipin na hindi kayo magaling. Huwag ninyong isipin na hindi ninyo kaya kung ano ang kayang gawin ng iba. Because you are just good enough, just like others. No? Kung kaya ng ibang magtagumpay, kayang-kaya mo din. Kung kaya ng ibang taong maging masaya, magiging masaya ka din. You can do, Leo, whatever other people can do. Okay? So, yun ang alalahanin ninyo. You are amazing. You are magnificent. You are unique and you are good enough. Kaya hindi mo kailangan din na i-compare ang sarili mo sa ibang tao because you are unique, no? Ginawa ka din special. Lahat sa atin is special para sa Panginoon. May kanya-kanya tayong uniqueness. May kanya-kanya tayong talents, skills, and gifts. We are all good enough. Okay? Leo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe for you. October 23, Sagittarius, no limitations. Ayan, you are a celestial being with unlimited potential. There is so much for you to share. See, Sag, you are so blessed, no? Ang dami mong potential on your sleeves dito na binigay sa inyo, na baon, no? Into this world, ang divine universe. And you have so much to share. You have so much potential. You have so many things na bit-bit dito sa mundong ito na para ibigay din or itulong din or para din magamitin nyo para makatulong din kayo sa ibang tao, no? Sag, we have signs. The universe has been gently nudging you forward by revealing to you signs and synchronicities. Ayan. So maybe mayroon kayong commission sa buhay sa ngayon na kailangan ninyong gawin. And you are being nudged, no? Matagal-tagal na to na binibigyan ka ng intuitive nudges na hindi ninyo napapansin siguro. Hindi ninyo nabibigyan ng panahon or hindi ninyo alam, no, na yung mga signs, synchronicities, and symbols na pinapadala sa inyo ng divine universe is for something, no? Merong gabay sa inyo na binibigay, Sag. So ngayon, pag narinig ninyo to, if this message resonates with you, you know, please be aware of the signs, symbols, and synchronicities na napipick up ninyo because that is a message for you, no? That is a nudge for you, Sagittarius. You are being called to do something dito. Maybe that is part of your mission in life sa ngayon, no? Parang ginagabayan ka ngayon to embrace your mission, to embrace your purpose, or to do something, no?
para sa sarili ninyo, whatever the case may be, you need to decode the signs and synchronicities and symbols na nakikita ninyo, because that is a special message for you. That is a gabay para sa iyo, Sag. Gratitude, universal love shines through the miracles of life all around you. And napipick up ko dito, Sagittarius, this is reminding you to be grateful, no? Be grateful for what you receive, for you already have in your life. Kung ano man ang meron na kayo, ipagpapasalamat nyo yan. Ano mang klaseng biyaya ang dumadating sa inyo, malaki man o maliit, kailangan nating ipagpasalamat yan, no? Kasi yung gratitude na yan, you know, parang susi yan, no? Parang susi yan natin doon sa pinto ng universe para ibuho sa atin ang mas marami pang blessings, mas marami pang prosperity and abundance, no? Sag, we have truth and see your light, know your power, have the courage to walk your truth. Ayan, magpakatatag kayo, maglakas loob kayo, no? Ngayon na to live your truth and to walk your truth. Because kapag yung ano ninyo, yung totoong kayo, yung authentic self ninyo, if you are living with your truth, no, which is your authentic self, sabihin ko sa'yo, walang kasing saya ang mararamdaman ninyo dyan. Na, alam mo yun, wala kang tinatago, wala kang sinusugarcoat, wala kang ikinakahiya, whatever the case may be, you know, Sagittarius, when you start living your truth, no, when you are start walking your truth, very liberating ang mararamdaman ninyo. Magiging masaya kayo because you are free as a bird, no? Wala kayong bagahe, wala kayong tinatago sa sarili ninyo. So, maaring ang iba sa inyo kasi hindi pa siguro ninyo na i-embrace entirely ang buo ninyong sarili, ang buo ninyong pagkatao. Maybe may mga tinatago pa kayo sa inyong sarili, hindi ninyo ma-share sa mundo because maybe nahihiya kayo, or maaaring hindi pa ninyo natatanggap na meron kayong mga talents na mga ganyan or gifts na, you know, something different from other people, no? Kaya siguro may mga ano kayo, may hiya kayong nararamdaman or hindi kayo confident about yourself. But you know what? That is your truth, no? That is your truth, that is part of you. That is who you really are, Sagittarius. Kaya iniimbitahan kayo dito na it's about time na to live and walk your truth, Sagittarius, for you to be able to be free, no? Yung makaramdam kayo ng freedom, no? At authenticity talaga, no? Ma-express na ninyo kung ano yung gusto ninyo, mailabas nyo na kung sino kayo, you know, because you never know, Sagittarius, pag shinare na ninyo ang buo ninyong pagkatao, kung sino kayo, kung anong ang capable ninyong gawin, you know, you never know, baka maka-inspire kayo ng maraming tao to do the same din, Sagittarius, no? Yun din ang napipick up dyan. Breakthrough, ayan, for a star to be born, it must first collapse. This is not your destruction, this is your birth. So there is a breakthrough at hand dito for some of you, Sagittarius. Maybe this is the time na parating na kung ano man ang dapat na dumating para sa iyo, nang sa gayon magkaroon ka na ng pagkakataon para makapagsimulang muli, no? Maaring may mga difficulties kayong pinagdadaanan din sa ngayon, maaring may mga challenging situations na na-experience ang iba sa inyo, na breakthrough is at hand. You are going to come out of that difficult and challenging situation and there is going to be a new path na magbubukas para sa inyo, no? What else? This is love to the moon and back. And so maybe, you know, Sagittarius, love is going to be one of your light then, no? Maaring punong-puno ka din ng pag-ibig, pagmamahal sa puso ninyo, and maybe this is also the time for you, no, to show your love to other people. Maybe this is a time for you also that you are going to use your talents, your skills, and your gifts para magpakita, mag-express ng pagmamahal sa ibang tao by helping them using your talents and your gifts, no? So, maaaring ito na talaga yung pagkakataon ninyo, Sagittarius, no? Maybe this is also your mission in life, no?
to show your love, to love other people by using your talents and your gifts, no? Yung mga ganon. Maaari din dito sa Sagittarius na kayo din na magre-receive dito ng love from other people. No, you never know kung ano mga pwede rin gawin ng ibang tao to express their love for you, Sag. Manifest, dream deep, and ask for what you want. Oh, napakaganda. So, may pagkakataon kayo dito, no, na to ask kung ano man ang gusto ninyong mangyari, kung anong gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo. You have that opportunity ngayon na mag-wish kayo. At parang sinasabi dito na ask and you shall receive, Sagittarius. So be careful with what you ask for, Sagittarius. No, make sure na that is for your highest good and for the good of all. At kung ano talaga yung pinaka minimithin ninyo sa buhay, yun ang hinihingiin ninyo dito. Kasi maaring this is the time then na ibibigay agad-agad sa inyo, 'di ba? Maybe you have that power ngayon to manifest what you really want or what you want to see in your 3D reality, no? Kaya may mensaheng ganito, mag-wish ka ngayon, ask and you shall receive in no time, no? So that is really beautiful. So what else? We have full moon. Protect your energy and hold your stars close. Ayan, protect your energy. Huwag ninyong hayaan dito na malapitan kayo ng mga negativity, no? Mga negative energies sa paligid ninyo. Surround yourself with your protective shield, protective energy. Surround yourself with happy people, inspirational people, yung mga positive thinking people, yung mga ganun lang yung surround ninyo. As Sagittarius ng sa gayon, maiwasan ninyo ang mga negative vibes, no, negative energies ng mga tao sa paligid ninyo, no? So good luck, Sag, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.